Morning guys! Happy Monday! Monday na naman today. Ayan, kain tayo ng noodles. Ito ang gusto daw ni Stewart na breakfast niya today, ngayong umaga. Kumusta na kayong lahat? Maulan na umaga dito sa London. Ay, London sa England. Kasi nandito kami sa North. Dito kasi banda, ulan ng ulan. Kahit kahapon, ilang araw siyang umaraw, nung isang araw, tapos kahapon, tapos ayan na naman ang ulan, umatake na naman. Kaya, nakakaano namang lumabas. Kanina inatid ko si Iris, muntik na niyang ayaw sanang pumasok kasi ang labig masyado. Parang yung pag binuksan mo yung ref, di ba, pag sumalubong sa'yo ang labig sobra, ganun yung labig niya dito. Napakalamig. Tapos kahapon pala, ito yung binili ko na bangus kay Ate Nita. Ito, frozen milk fish bangus. Ano, galing daw sa ano, sa saan ba galing to? Malalag Bay. General Santos Fish Port Complex from Philippines. Galing pa sa Pilipinas, mga kaibigan. Ayan o. Oh, nakat na siya. Cut for sinigang. Pero yung ulo niya, tsaka yung ano, isigang ko. Tapos yung iba, paksiw. Tapaksiw ko siya. Kasi gusto daw ng mga bata ng sabaw. Kaya magsasabaw ako today. Sakto pa naman na sabi ko na magprito ako kaso lang umulan, hindi ako makapagprito ako doon, sana ako magprito na labas. Tapos ito din, binili ko sa kanya na ligo. Ang mahal mga kaibigan, 1.15 pounds. Ako. Tapos itong Magic Sarap, magkano ba to? 3.55 pounds, sorry. 3.55 pounds. Diba, ang mahal? Magkano na ito sa Pilipinas? Pag 3 pounds. Ang mahal, ginto. Tapos ito, 1.99 pounds. Labor spread. Kaya sabi ko sa asawa ko, pag meron na tayong sasakyan, pwede na tayong pumunta ng London para doon na lang tayo bibili ng ano, yung mag-i-stock kami. Kasi ganun, parang ganun ang ginagawa ni ate eh. Yun ang, tapos dinadagdagan na lang niya ng presyo dito, kaya mahal. Amagin mo yung binili ko lang kahapon, clover chips, liver spread, tapos yung bangos, 6 pounds, 6 pound 50 yung bangos, plus yung isang piatos, tapos ano pa ba yung isa? Tapos ang binayaran ko, 25 pounds! Kaya sabi ng asawa ko, naku, ang mahal naman ng charge niya sa'yo, sabi niya sa akin. Kaya, sabi ko, ganun na lang ang gagawin natin. Sabi ko sa asawa ko, next time, pupunta na lang tayo sa London, doon na lang tayo bibili ng ano, at saka talagang mahal talaga ang product ng Pilipinas dito sa abroad. Mahal talaga kasi nung nandun din kami sa London, ganun din, mahal din. Napakamahal. Tapos kasi may napili akong mega sardines doon sa Asian store, expired na nung 2023 of ano pa siya nung September, binili ko siya nung January. Eh sabi ko, bakit sila nagtitinda ng expired? Expired na yun eh. 2023 pa. Kaya tinapon ko, hindi ko kinain kasi na ano naman ako, baka mamaya may old na sa loob. Kaya yan mga guys, magluluto na tayo ng sinigang na bangos. At magluluto din ako ng pagkain ng asawa ko na chicken tikka masala. Yan mga guys. Kuluan muna natin siya, tapos lagay natin ang ulo ng
Milkfish. Sa Pilipinas. Hindi ko alam kung saan niya inaangkat ang mga yon. Basta naman sabi niya, ano, galing lang sa Pilipinas. Kasi may mga... Sabi nga nila sa akin, mag-iingat daw ako sa mga lahi ng mga Thailander. Yun ang sabi ni ate, ano sa akin, ni ate Nogwi. Sabi ko lang sa isip-isip ko, lahat naman, kahit ba naman Pilipino, mas malala pa nga ang Pilipino kaysa ano eh, ibang lahi eh. Minsan, mas gusto ko pang pakisamahan yung ibang lahi kaysa yung Pilipino kasi yung ibang Pilipino din minsan, yung gagamit. Tapos, kung hindi ka niya, ano, anuhin yung asawa mo, kagaya doon sa Sri Lanka. Ang dami kong mga na-encounter doon na yung asawa ng may asawa, kinakabit. Kaya hindi ako masyadong makikipagkaibigan noon sa Sri Lanka dahil sa ganun. Pwede naman ikaw makipagkaibigan kaso lang yung huwag naman sobra-sobra. Kaya yun ang sabi ni Ate Normie sa akin na pwede kang makipagkaibigan sa mga Thailander dito kaso lang huwag kang masyadong huwag masyado, sabi niya ganun. Eh, ganun naman ako eh. Pag meron akong na-meet na isang ano, lalo na pag baguhan pa lang ako, hindi ako nakikipag-chat ako, nakikipag-usap ako, pero yung sabihin mo na yung lalabas ako na kasama ko sila, hindi. Kasi meron kasi ibang nakapag-asawa ng puti na may ilig sila sa nightlife. Parang yung kakilala ko doon sa ano, na nakapag-asawa ng Australian sa Sri Lanka. Nakapag-asawa sila ng Australian, tapos American, tapos yun, every Saturday at Sunday, lumalabas sila nag-bar, ganun bar, pumupunta sila sa bar. Tapos, meron din yung nakapag-asawa din ng Sri Lanka na taga-Pangasinan din. Ganun din, pag wala yung asawa nila, lagi sila sa bar, kaya ako, inaaya nila ako noon, pero sabi ko, naku, tapos na ako sa mga ganyan nung nandun ako sa Qatar. Ganyan ako yung, siyempre, hindi pa kami nagkakilala ng asawa ko. Nagagawa ko pa ang gusto kong gawin. Kaya, yan mga guys, habang tayo nagluluto ng sinigang na bangos, iluluto na rin natin yung ulam ng asawa ko na chicken tikka masala. Umuulan na naman sa labas, grabe. Habang tayo naglalaba, ayan, isang, dalawang salang na lang yan. Para ano matapos na. Ayan. Tapos na rin ba ito? Tapos na rin yung aking niluluto na chicken tikka. Ayan. At ito naman yung sinigang. Ito yung kanin. Yan pala yung ano, yung cake ni Iris. Yung birthday niya. Tapos ito, yung niluluto ko na taksiw na bangos. Ayan siya guys. For the first time na makatikim ako ng bangos at taksiw pa. Ngayon dito sa London. Ay, okay. Ito ang lagi kong nakikita sa ano, sa Facebook o kaya sa YouTube na may niluluto na paksiw, sinigang, prito. Naku, natatakam ako mga kaibigan. Kaya, buti na lang na andyan sa Atinita at may paninda siya. Galing Pilipinas pa ito mga kaibigan. Nabangos. Kaya, marami na naman ako makakain ito.